Magandang umaga sa ating lahat. Ako si Arian Zaina Awalozano at ito ang Chika Mini. Narito ang mga nababagang balita ngayong araw na ito. Tumaas na naman ang kaso ng COVID-19 dito sa ating bansa. Pasig Mayor Vico Soto tatakbo muli bilang alcalde ng lungsod. Tabla ng Ateneo ang UAAP Women's Volleyball Finals. At ang Katniel nagbakasyon sa iba't ibang mga lugar. Panibagong record high na naman ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Dalawang araw lang yan matapos ang unang record high sa bansa. 26,303 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Umabot naman sa 2,206,021 ang kabuuang kaso ng COVID-19. At tumaas sa 185,706 ang active cases. 16,013 ang nadagdag sa mga gumaling kaya umabot na ito sa kabuuang bilang na 1,985,337. 90% po yan ng kabuuang bilang ng mga kaso. 79 naman ang nadagdag sa mga namatay sa kabuuang bilang ng 32,918 o 1.59% ng kabuuang bilang ng mga kaso. 27% ang positivity rate sa 75,688 na tinest. Maagang pumunta sa local public office ang Pasig Mayor Vico Soto na tatakbo muli bilang alkalde ng lungsod. Kasama ni Soto ang kanyang mga magulang, ang TV personalities na sina Vic Soto at Connie Reyes. Ayon kay Soto, gusto niyang mas maraming pasiganyo ang makinabang sa mga maipatupad niyang reforma. We want to have a local social pension for those 65 and above na walang ibang source of income kapag matanda na or elderly na po sila. I thank the Lord for His strong convictions and I'm just praying that the people of Pasig will continue to support Him. Nakita kong trabaho ng aking anak. Very proud of him. Siya ano yun, nagsisilbing pwedeng gayahin ng mga leader na lalo na yung mga kabataan. Tatakbong Vice Mayor naman ni Soto si dating Pasig Representative Robert Dudut Jaworski Jr. Tabla ng UAAE ang Women's Volleyball Finals kaya meron pa silang isang pagtutuos ng De La Salle. Hindi lang tibay ng katawan kundi all-out puso ang pinakita ng bawat player ng De La Salle at Ateneo. Sa unang set, panalo ang De La Salle. 25-18 ang score. Dikit ang laban sa pangalawang set. Mas agresibo ang Ateneo kaya't lumamang sila sa unang bahagi ng set. At nakuha naman ng Ateneo ang set 3. Tuloy ang momentum ng Ateneo sa fourth set. Dikit na dikit ang laban kaya't napunta sa fifth set ang game. Nakuha ng Ateneo ang fifth set kaya't sila ang nanalo sa UAAP Women's Volleyball Finals. Pagkatapos ng finals, binigay na ang mga special awards. Tatlong award ang nakuha ni Eliza Valdez, Best Scorer, Best Server at ang kanyang pangatlong MVP award. At dahil major goal sa karamihan sa atin ang pagta-travel, tara at silipin natin ang mga lugar na nararating ng real-life couple na sina Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Sa top 4 rating teleseries at 6 blockbuster hits, simula pa taong 2012 at kahit na ngayong taon, tumanggap sila ng individual na challenge sa kanilang talent at naging success ang mga ito. Dahil naririyan ang suporta at love nila sa isa't isa, 7 years and ongoing strong ang relationship nila Daniel Padilla at Catherine Bernardo. At mas lalo pa raw nila nakilala ang isa't isa sa mga travels nila sa iba't ibang bansa. Isa na nasa bucket list nila ay ang Iceland. 10 araw na sinulit ng Katniel ang kanilang bakasyon. Dahil malamig sa Iceland, perfect ang paglubog sa mainit-init na tubig ng Blue Lagoon. Unforgettable rin ang mga falls na kanilang pinuntahan. Lalong-lalo na ang Glacier Walk adventure nila na kung saan pumasok sila sa mga ice caves. Bukod sa Iceland, check din sa kanilang bucket list ang The Land of Rising Sun, ang Japan.
sa Sapporo, sa Hokkaido, sa Hiroshima, namasyal sila sa Hiroshima Castle, nagpunta sa park, nag-shopping, at syempre hindi nawawala ang pagsusuot ng kimono. Nag-travel din sila together sa Paris, France. According sa kanila, maswerte nga raw sila kasi kahit anong challenge sa trabaho, may nagpapagaan. Namnamin ang payo mula sa real-life couple na sina Daniel at Catherine. Gumawa ng memories together ng mas masaya, mas masarap ang pagsasama lalo na kung in love sa isa't isa. At abangan pa ang aking mga ibang ichichika dito lang sa Sikat Chika!